Good day everyone. My name is Arjolin B. Canlas. In this video, I'm gonna share you the summary of Out of Our Minds by Ken Robinson. Based on what I have read, the author is emphasizing that it teaches us na dapat maging prepared tayo sa real world. Pinapakita dito na ano ba yung mga dapat nating gawin na hindi lahat ng nababasa natin or nalalaman natin is magagamit natin. So parang pinapakita dito na kailangan maging creative tayo, na we also need to think out of the box. So we need to be different and we must also have kailangan natin magkaroon ng uniqueness sa iba, sa ibang tao. So, one of the favorite quotation of Sir Ken Robinson is, "If all you had was academic ability, you wouldn't have been able to get out of bed this morning. In fact, there wouldn't have been a bed to go out of. No one could have made one." So, ayun nga, gaya ng sinabi ko kanina, na kailangan nating maging unique. Kasi, kung pare-pareho tayo ng pag-iisip at ginagawa, so walang magiging improvement, parang walang magiging innovation or invention na mangyayari. So, pinapakita na lahat ng invention na nagagawa natin ngayon is nagawa yan ng isang tao na parang umisip siya ng bagay na hindi pa nag-e-exist. So, ang ibig sabihin nun is, kailangan mo maging different sa ibang tao para makalikha ka ng bago sa mata ng tao. So, explain ko rin yung three lessons ni Sir Ken Robinson about Out of Our Minds. As evolution changes faster and faster, creativity will become our competitive edge. So dahil nga yung mas sa panahon ngayon is sa dami ng population natin is ang dami na ring creativity o uniqueness na ipinapakita ng tao. So isa yan sa mga basic challenges na kakaharapin natin ngayon, kasi ang dami ng ideas na nagsusulputan and marami rin dito is nag-failed or minsan nagsasucces. So bilang isang future engineer, syempre kailangan natin higitan yung mga expectations o yung mga bagay na naimbento na. So sa pamamagitan ng pwede nating i-innovate palalo yung mga bagong existing na technology, and also kailangan natin maging competitive, yung kailangan natin higitan yung mga bagay na existing na. Then lesson 2 is creativity is applied imagination. So creativity and imagination is pareho, interrelated sila, kasi nagsisimula ang pagiging creative ng tao is syempre binivisualize niya muna yung mga gusto niyang gawin. So doon na-apply yung imagination. So binivisualize mo muna kung anong isi-set mong goal. Doon yung goal na yung plan mo na yon is yun yung magiging output mo. Few of us has ever bothered to do it. But if we research what makes human unique in the animal world, we'll realize biologically there are few elements we don't share with some other species. What no other living being can do is like psychological simulate our imagination is limitless. So kung a little bit of the background, so tayo nga yung pinaka nasa taas ng kind of animal, kasi
we are enabled to think differently. Like we have 5 different senses. Hindi kagaya sa ibang animals na they have only, most of the time, some animals only live for a living, but as a human, we keep on improving. We set, because we have a as it said, we have a limitless imagination. So our imagination can take us everywhere, at as long as our imagination is feasible. So pag sinabing feasible is kaya nating gawin at kaya na at kayang gawan ng paraan. So meron tayong 3 types ng creativity, physical, sensory, and cognitive. Then, and yung lesson 3 is, a common mistake is creativity is that we think we have to let go of our roles and take the blame. So, isa sa mga hadlang kung bakit hindi natin napupursue yung mga creativity na na-imagine natin is takot tayong... So, bukod sa pagiging creativity, so, kailangan din natin magkaroon ng self-confidence. Kasi, isa sa mga hadlang kung bakit hindi nagiging productive at creative ang isang tao is yung doubt or yung takot na mag-fail siya. At sa pamagitan na yun is napipigilan tayo na gawin yung mga plano natin sa buhay. So, sa lesson 3, pinapakita na yung mga bagay na kailangan natin i-take risk para maging successful tayo. So, lahat naman ng mga latest invention is nag-came up yan sa trials. So, pinapakita na kung gusto mo talagang i-pursue yung invention na naisip mo, kailangan mo rin magkaroon ng determination at tiwala sa sarili mo na kaya mong gawin yun. Kasi kapag wala kang lakas na loob na gawin yun is yung creative and yung naset mo na goal is mababaliwala lang din dahil takot ka mag-take ng risk. So, ang pinaka ina-highlights lang ni Ken Robinson about sa Out of Our Minds is hinahanda niya tayo na sa outside world, pinapakita niya yung mga challenges and mga kailangan nating matutunan para makasabay tayo sa ekonomiya o iba't ibang pagbabago ng ating mundong ginagalawan. Kasi hindi lang sapat yung kaalaman natin para makasabay tayo sa outside world. Kailangan din natin ng mga katulad ng determination and creativity na hindi natin yan makukuha sa libro, na makukuha lang natin yan through experience and sa pag-iisip natin na kung the way we think, ika nga. So, sinasabi lang ni Sir Ken Robinson na kailangan din natin maging different sa iba, na hindi mali na mag-isip ng hindi katulad sa iba, na isa rin yan sa mga way na magkakatuklas tayo ng bagong invention na hindi pa existing dahil iba tayong mag-isip sa ibang tao. Kasi sabi nga na kapag pare-pareho tayong mag-isip and pare-pareho yung mindset ng isang tao, wala nang magiging other productivity. Bali, ang mangyayari is we keep doing what is already existing. So, kung mangyayari yon is wala nang magiging improvement. Mawawalan ng trabaho ang lahat dahil, syempre, wala nang bago. Hindi naaangat yung
apektado ng pamumuhay ng mga tao. So, we need to be creative. Gaya nga na sabi ni Sir Ken Robinson, out of our minds. Ang ibig sabihin nun is, ano yung mga bagay na may isip pa natin bukod sa bagay na alam na natin. So, yun lang yung insight ko about the book of Out of Our Minds na kailangan nating maging different at maging unique. Na hindi naman hindi natin kailangang gawin yung ginagawa ng ibang tao na kung ano yung ginagawa na nila. Minsan, sabi nga nila, work smarter, not harder. So, lahat tayo is iba-iba. Lahat iba-iba tayo ng ugali. Iba-iba rin tayo kung gaano tayo, kung papaano tayo mag-isip. Kaya nasa atin na lang din kung paano natin kung paano tayo magiging creative at paano tayo mag-iisip. So, yun lang po. Thank you.